Hi guys, welcome to my mini blog and to my YouTube channel and my Facebook page. Ayan, ngayong araw na to ay gagawa ako ng pomegranate juice para sa aking mga kasama, kay amo at kay ate, kasi matataas ang kanilang mga cholesterol. So ito yung paraan nila para bumaba yung cholesterol nila, kasi ayaw nilang laging umiinom ng gamot. At dahil tatlo sila, tatlong pomegranate rin ang aking gagawin. 1:1 yung ano niya, yung sukat niya, kasi malalaki rin yung pomegranate dito. So yung isa niyan is 1 cup. So nilinis ko na lahat at hinugasan, niready ko na rin yung mga kailangan kong gamitin para hindi na tayo mabala, para dire-diretso yung ating paghihimay nitong mga buto ng pomegranate. Nagsuot na rin ako ng gloves para mas malinis yung ating trabaho, para mas malinis yung ating juice. Kasi kailangan nating kamayin at himayin lahat ng buto isa-isa. So ganyan natin gagawin, at ganyan mano-mano yung ating gagawin. Yan, hihimayin natin hanggang sa maubos natin yung buto, isa-separate natin. Ayan. At dahil pauwi na nga sila, gusto na nilang uminom ng juice pagkadating na pagkadating nila, kasi sobrang init din sa labas, kaya medyo nare-refresh din sila sa juice na to. Bukod sa pampababa ng cholesterol, maganda rin siyang vitamin C, kasi medyo maasim siya. So gusto nilang uminom agad pagkadating nila. So medyo speed tayo, so mamadaliin natin yung paghihimay kasi malapit na daw sila. At hindi rin ganun kadali yung paghihimay ng mga buto nito, kasi tumatalsik yung juice, maraming natatalsik ang gamit, kaya medyo speed na maingat yung ginagawa ko. Ayan, so kailangan natin ng malaking bowl para hindi magkalat masyado. Ayan, nilagay ko sa malaking bowl. At malapit na nga tayong matapos sa paghihimay, na-ready ko na yung blender. Sa paggagawa nga ng juice na to, kailangan natin ng blender, kasi ibiblend natin lahat, pati yung mga buto. Ayan, so ibiblend natin para maging concentrated juice. Pati yung mga buto kailangan inumin, kasi nandun daw yung sustansya at nandun daw yung vitamins. Ayan, biblend na natin. Nilagyan ko rin ng crack ice or cube ice na 4 or 3, ganun, para hindi naman siya ganun kainit, para medyo presko or malamig siya. Ayan, i-blend natin ng i-blend. Una, sa medyo mabagal, and then ayan, palalakasan natin hanggang sa madurog lahat, as in maging concentrated juice talaga siya. Ayan, tapos na, isasali na natin sa baso. Tig-isa sila, at yung matitira dun sa blender, yung kay ate. So ayan, ready na ang kanilang pomegranate juice. Maganda po yan sa pangpababa ng cholesterol. So thank you guys for watching. Please follow my page.